Samantala, mariing iginiit ni Monte Lopez City Congressman Rufy Biazon na walang paglabag sa batas ang pagbibigay ng kamera ng provincial franchise sa ABS-CBN. Sinabi nitong legal ang naging hakbang ng kamera patungko sa panukalang batas. Anya, ang provincial franchise ay magsisilbing transitional period para sa ABS-CBN habang inaasikaso pa ang renewal ng prangkisa nito. Samantala, nilinaw ng mambabatas na dadaan pa rin sa Legislative Franchise Committee ang mga hiniaing panukalang batas na magbibigay ng 25 taon na prangkisa sa Giant Network na makapag-operate. Kahapon, inaprubahan ng House of Representatives Committee of the Whole ang inihayang House Bill No. 6732 ni Speaker Alan Peter Quijano sa ikalawang pagbasa. Layo ng panukalang batas na mabigyan ng provincial franchise ang ABS-CBN na makapag-operate hanggang Oktubre 20 habang dinidinig ang pending franchise nito. Sabi ni Gadon na wala sa saligang batas ang pagbibigay ng Provisional Franchise Authority sa isang media entity. Dagdag pa ni Gadon, hindi maitama ni Quijano ang pag-guide sa Kongreso kaya dapat na siyang palitan bilang leader ng mababang kapulungan. Openly sinasabi ko, dapat nang palitan as speaker si Speaker Alan Quijano. Hindi niya maitama ang pag-guide sa Kongreso. Samantala, sinabi naman ni Gadon na naghahanda na ito sa kanyang petisyon sa Korte Suprema sakaling may sa batas ang provisional franchise ng ABS-CBN. Anya, nakakahiya ang bansa kung patuloy na susuway ito sa batas dahil sa isang pribadong kumpanya na humihingi ng pabor. Ang iniisip ko, kahiyahiya naman tayong Pilipinas kapag ganyan na lahat na lang sinusuway natin dahil lamang sa ang humihingi ng pabor ay isang pribadong kumpanya na napakaraming pera. Samantala, naniniwala naman si Gadon na hindi papayagan ni Pangulong Rodrigo Duterte na lumusot ito sa kanyang kamay kung merong paglabag sa batas na ginawa ang Kongreso. Si Presidente Duterte kasi mahigpit sa pagpapatupad ng batas yan. Mariing iginiit ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez na kailangang linawin ng ABS-CBN ang isyu ng foreign ownership at umano'y pagbebenta nito ng Philippine Depository Receipt o PDRS sa mga dayuhan. Ayon kay Rodriguez, dapat nang magsimula sa lalong madaling panahon ang pagbusisi ng kamera sa mga probable violation ng broadcast network para malinawan ang taong bayan. Nauna nang itinanggi ng ABS-CBN ang mga paratang, subalit ayon kay Rodriguez, dapat itong maipaliwanag ng maigi sa hearing. Umasa naman si Rodriguez na masisimulan agad ang hearing dahil 6 na buwan lamang ang panukalang provincial franchise na igagawad ng Kongreso sa napisarang broadcast company. Sa iba pang balita, kasong inciting to sedition ang maaring ipataw sa isang tao na naghihikayat ng ibang tao para gumawa ng masama laban sa isang individual. Ito ang paglilinaw ni Attorney Mark Tolentino sa panayam ng SMNA News kaugnay sa ilang sibilyan na nagpost sa social media kung saan ang magbibigay umano o ito ng pabuya sa sino mang makapapatay kay Pangulong Rodrigo Duterte. Under the criminal code, pwede siyang makulong ng hanggang 6 years per action plus 400,000 pesos fine. Per action, hindi yun isa lang. Kung, for example, every day niya ginagawa yun, so every act na ginagawa niya, may kulong yun hanggang 6 years, then may bayad siya na fine sa ating government up to 400,000 pesos. Kung mapatutunayan niya mga nasabing sibilyan na intentional ang motibo nito, maring maharap ito sa nasabing kaso. Magunita na nitong nagdaang araw ay naaresto ng mga otoridad ang ilang netizen na nag-alok ng pabuya kung sino ang makapapatay sa Pangulo. Kala, inihanda na ngayon ang kasong isasampa kay NCRPO Chief Police Major General Debode Sinas. Itong hinayag ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque sa pulong balitaan sa palasyo kaugnay ng naganap na birthday celebration nito. Ayon kay Roque, pinag-aaralan na ngayon ng PNP ang posibleng paglabag ni Sinas sa mga protocols ipinatutupad na enhanced community quarantine. Kabilang dito ang paglabag sa mass gatherings at physical distancing. Matatandang noong May 8, ipinagdiwang ang kaarawan ni Sinas at ilang mga photos ito ang nag-viral sa social media.
Maobserbahan ang ilang paglabag ng mga larawan gaya ng mass gatherings at social distancing.